mga gubat at karagatan, tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan, ang lahat ng likha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan, purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipon muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga sa pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa'y sa tipan ng bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Ayon sa kasulatan, magsaya ka, o babaeng hindi nagkaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak, sapagat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi sa malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman.
Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan, doon nalulukluk. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Mula sa alabok, ang mga mahirap sa pagkagulami ay itinataas. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tingin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig, upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit, nadihamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom, ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Ngunit higit nadihamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Dalawang tao ang binanggit ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon bilang isang tanda sa pagbibigay kahulugan sa takbo ng kasaysayan ng kaligtasan. O history of salvation. Una ay si Jonas na alam natin na ipinadala ng Diyos upang bigyan ng babala ang mga taga-Ninive na wawasakin ang kanilang bayan. Sapagkat ang bayan ng Ninive ay napakarami ng kasalanang ginagawa.
Kasama dito ang iba't ibang baluktot na klase ng pamumuhay. Nandoon yung worshiping idols. Nandoon yung murder, ang pagpatay. Nandoon ang lahat ng klase ng pangangalunya. Nandoon ang lahat ng klase ng corruption na pwedeng gawin ng isang bayan. Kumbaga, parang dumating sa harapan ng Diyos, nakarating sa pandinig ng Diyos, ang kulay, gawi, at lalim ng kasalanang ginawa ng mga Ninive. Kaya si Jonas ay ipinadala doon upang sabihin sa kanila na nagagalit ang Diyos, na nakahanda na ang kaparusahan ng Diyos. Ayaw ni Jonas. Bakit po? Dahil ang mga taga-Ninive ay hindi naman Hudyo, hindi naman sila naniniwala sa kasaysayan ni Moses. Sila ay namumuhay ayon sa patakaran ng isang bayang hindi at malayo sa paningin ng Diyos. Kaya ganun na lamang ang immorality doon sa bayan. Umayaw man si Jonas, ang ginawa ng Diyos ay isang pagpapala para sa kanila na marinig ang pinasasabi ng Diyos. At nang marinig nila ang mga salita ni Jonas, sila ay nagsuot ng mga sako at naglagay ng mga abo mula sa hari hanggang sa pinakamaliit na miyembro ng siyudad o lipunan, at sila'y nagsisi sa kasalanan. Ang reyna ng Timog na nabanggit natin ay galing pa sa ibang bayan upang pakinggan lamang ang mga salita at katalinuhan ni Solomon. At siya nga ay nabanggit sa Ebanghelyo upang ipakita sa atin na kahit na ang reynang hindi naniniwala sa Diyos ay naglakbay upang makaharap lamang si Solomon at marinig ang kaniyang magagandang salita. Si Jonas at ang reyna ng Timog ay naglakbay upang iparating ang Diyos sa kanilang bayan. Mga tanda na mapagmahal ang Diyos sa isang bayang lublob sa kasalanan. Pero eto, bakit sinabi ni Jesus na napakasama ng lahing ito? Sinong lahi? Sinong lahi yung napakasama? Eh di itong mga Hudyo na binabanggit sa kasulatan na nasa harapan na nila, nakakausap na nila, nakakasama na nila, naririnig nila, nakikita nila ang mga himala, pero ayaw pa nilang kilalanin ang tanda mula sa langit. Kaya sila ay napakasama at kaparusahan ang magagawa nito sa pagtatakwil sa tanda mula sa langit. Tayo rin po na palaging naghahanap ng tanda na hindi natin nakikita na araw-araw ang Diyos ay nagbibigay ng tanda patungo sa kaligtasan. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao ngayon, gumagawa siya ng sarili niyang tanda at gumagawa ng sariling daan para sa kaniyang sariling kaligtasan. At the end of the day, lahat tayo'y nangangailangan ng kaligtasang nagmumula sa Diyos at wala tayong ibang tandang pwedeng tingnan kung hindi ang tanda ng paghihirap
kamatayan at pagkabuhay ni Jesus mula sa krus. Ang tandang ito ng kaligtasan ay tanda ng Diyos magpakailanman. Wala nang ibang tandang darating mula sa langit kung hindi ang tanda at mukha ng kaniyang anak ang ating poong Jesus Nazareno. Huwag na kayong magbasa ng iba pang tanda. Huwag na kayong humingi pa ng tanda kung kayo'y may hinihiling. Ang mukha lamang ng poong Nazareno ay sapat na upang ang tandang ito ang siyang magbigay sa atin ng pag-asa sa oras na tayo'y nawawalan nito. Hayaan mong ang mukha ng poong Jesus Nazareno ang maging tanda kung tayo'y nanghihina upang tayo'y lumakas sa pakikibaka sa buhay. Wala nang ibang tanda kung hindi ang mukha ni Jesus kapag tayo'y may pangarap upang ito'y matupad, titingin tayo sa inspirasyon ng kaniyang paghihirap at pagpatagumpay sa krus. Wala nang ibang mukha, wala nang ibang tanda kung hindi si Jesus na siyang namatay para sa atin at nabuhay upang tayo'y bigyan ng pag-asa at maniwala sa kaharian ng Diyos. Ito ang tunay. Itapon nyo na yung ibang tanda. Huwag na kayong maghanap ng ibang tanda. Kung kayo'y nagdarasal na kayo makapunta ng abroad at biglang may paru-parong lumapit sa inyo, hindi po yun tanda. Baka mabango ka lang. Huwag niyong basahin ng mali ang mga tandang nakikita ninyo sapagkat ang mga tandang ito minsan ang naghihiwalay sa atin sa tunay na tanda ng Diyos. Ang banal na Eukaristiya ay tanda ng Diyos na siya'y patuloy na nagmamahal at nakakasama natin at nagpapalakas ng ating buhay espiritual. Ang tanda ay sumasagisag ng pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay walang iba kung hindi ang banal na krus. Tandaan natin. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bumabaling tayo sa pananalangin sa Diyos Ama para sa biyaya ng pagbabagong buhay at makatugon ng may katatagan sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Diyos ng mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga puso ng lahat ng lalaki at babae, naway mapanumbalik sa Panginoon na tumatawag sa daigdig sa pagsisisi. Manalangin tayo. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Atin nawang tanggapin ang buong mensahe ng Ebanghelyo, pati na ang mga salitang bumibigkas ng pagsubog at krus sa buhay. Manalangin tayo. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Katulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway itakwil natin ang mga masamang pamumuhay at bumaling tayo sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos sa mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at matatanda, naway makatagpo ng kasiguruhan at pagmamahal mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway tumanggap ng kapayapaan at kaligayahan
sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na mga simbolo at mga himala, basbasan mo kami. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang pangunahing ipahayag ang pagdating ng iyong anak. Mula sa walang hanggan, niloob mo ang kaniyang muling pagkabuhay. Isama mo nawa kami sa kaniya sa magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Itong tinapay at anak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagginiw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngala ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin si nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyang lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang walang hanggang tanda mula sa langit. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasugot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Halika yung mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumait, uminom, kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus, tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain, nagbibigay buhay, kunin at pagsaluhan. Halika yung mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumait, uminom, kayo ng hain ni Jesu Kristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, bugong binuhos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang hinirang. Halika yung mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumait, uminom, kayo ng hain ni Jesu Kristo. Hain ni Jesu Kristo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po'y ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling niyahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po'y nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po'y gagamitin sa pagsasayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal.
Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dasal ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintubo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.